Eto. Heads must roll. Iginiit ni dating Bucor Chief Senator Bato de la Rosa na may opisyal na dapat managot sa pagtakas ni Michael Angelo Cataroja sa Bilibid. Malaking kahihiyan at tinawag pang mortal sin ng opisyal na may nakatakas daw sa maximum security compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinag-igiba ng mga gwardiya ng Bureau of Corrections ang mga dingding at pinto ng mga kubol sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Naghigpit si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. kasabay ng pagbaba... Naghigpit siya kasi napahiya na siya eh. Yan ang totoo dyan. Diba, binaby-baby niya yan dati. Inalagaan niya yan dati kasi nung kay Bantag, galit talaga sa kanya yung mga tao eh. Yung mga PDL dyan kasi higpit ni Bantag eh. Tapos ang ginawa niya, binaby niya. Tapos ayan, tinakasan siya di umano. Tinakasan ba o pinatakas? Di natin alam. Pero natakasan kayo sa madaling salita dahil sa maling pamamalakad nyo dyan. Ayan, ngayon, di ba, sisi kayo. Pero alam nyo ba, ang ending nito si Bantag ang may kasalanan? Antay kayo, ha? Halika nakatakas na inmate na si Michael Angelo Cataroja. 24/7 na raw ang surveillance sa bawat galaw ng mga inmate. Ayun sa nagsabing chauvinist, nagjo-joke lang po ako. Kung hindi ka makagets ng joke tungkol doon sa babaeng driver, ewan ko sa'yo. Lalagay na ako ng CCTV para 24 hours. Alam ko kung anong ginagawa nila. Nagsusugal ba sila? Natutulog? Nag-aaral? Nanonood ng TV? Diba? Oo, hingi kang budget para sa CCTV. Diba? Budget na naman yan. Para sa ganun na maiwasan na natin yung takas, sugal, gulo, no? And then nagtatago ng mga baril. Sabi ko nga, ngayon, pag may nakuhang illegal parapernalias, kakasuhan yung PDL o imbestigahan yung PDL, and then pati yung gwardiya. Eh bakit din nalang pakulong yung PDL? joke lang. Baka may maniwala na naman. Yung iba dyan, yung pati joke, masyadong... Ewan ko sa inyo. Ibinitan niyo naman ni Cataroja kung paano siya nakapuslit palabas ng maximum security compound ng Bilibid. Kwento niya, sumiksik siya sa ilalim ng truck sa basura noong July 7. Loko niya tayo. So yung credibility niya malaki ang questions. Tinitingnan ngayong mabuti ang angulo ng sabuatan dahil higit isang linggo nang nakatakas si Cataroja bago ma-alerto ang Bucor. Meron bang nag-ujok sa iyo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang. Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ang sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Ah, hindi ginagawa rito? Yung salamin? May salamin para tingnan yung ilalim? Wala po. Wala kayo pa eh. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps. Naikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Ilang oras eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiga po. Paano kayo higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Chassis po. Chassis? Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa ano. Committee Secretary, tingnan mo yung record ng PAGASA. Kung ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng Bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Ano, nakalabas ako ng Bilibid.
So mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Alakang yung oras po. Puno na kagad ng basura? Opo. So bago ka sumakay, hindi, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi yung oras, may truck ng basura eh. Pakiulit? Lumabas po ulit, may yana namin, alala ko yung truck ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura? Opo. So ibig sabihin, puno na ng basura? Opo. Matatandaan mo ba, makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, wala po silang kalakay. Wala nang? Marami po yung umuha nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yon na may merong higaan, malalim? Hindi, lahat naman po yung ano eh. Ha? Lahat naman po naka. Ah, lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, okay. Ganun katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Yung unang kong masabi sir, wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung uwanan sir eh, maling tao ko eh, patay na po eh. Patay na? Hindi mo lang po, minapatay. Pag nakalabas pa, patay na? Opo. Kaya hindi na nakabalik? Opo. Eh bakit ginawa mo pang lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Makaramat nga po po, binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, opo. Binuhay ka ng, yan, sina, ng Angono Police, lahat. Opo, eh. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umihingi po ako ng pasensya sa harap mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Humihingi po ako ng malaking pasensya sa harap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang opo. At sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya po sa ari po makakaut niyo po o pasensya na po kayo. Kung sakaling... Kung sa ari po makakaut po nila o eh mababago. Kung patatawarin kami, bago kang kaso, yung evasion of sentence, maghihiring, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Opo. Sabi mo, opo. Doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir. Ganon din daw yung ginawa nila? Sasakay sa ilalim ng truck? Hindi ko kuha na, sir. Ay, hindi, nakipag-istoryahan kayo. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Ilalam mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Commander po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon? Wala na po. Wala ka na? Opo. So, ganun kayo mo ito plano? Isang linggo po. Ah, isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck, alas 9. Opo. So, pinag-aaralan mo, araw-araw. Walang, di ba meron mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, meron barangay Tanod? Opo. O yung barangay Tanod, di ka nakita? Pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya po, kumukulo-kulo po ako ng mga oras na yun. Kumukulo-kulo po ako sa pagbuot mo ng basura. Ah, tumutulong ka magkarga ng basura. Opo. Dump truck, bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, mayroon habang po, naandar. Meron kong lumala eh. Pumasok sa ilalim ng truck? Opo. Ano naman yung L300 na yun? Ayun po yung umuha ko ng pakain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, malapit po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng
truck hanggang makalabas ng gate? Ganun katagal? Kalahating oras po. Kalahating oras. Opo. So nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Opo. Dumaan na kayo ng ano, ng expressway, SLEX. Opo. Alam mo rin yung SLEX? Opo. So wala kang, hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang bababa? Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung bumaba ka, nung lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakan ni Oran po. Ano? Nilakan ni Oran po, ako na po namin. Oh, hindi ka pinansin? Hindi po, kasi madumi po ako nun eh. Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante nun? Kampo. Ha, ilan? Wala po pahinante yan eh. Driver lang? Opo. Ganun pala, walang pahinante, walang kasama? Wala po. Walang helper? Wala. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo, alam mo ba yun? Oo nga po eh. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat yan. Hira ako eh. Pambihira. Dapat nag-isip ka din. General, ano po ang mangyayari ngayon dun sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? I-reviewin po namin yung policies dito. Pati kasi may version rin siya na nakikipag... Balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy, i-review. Pati pagkuha ng basura, kung anong oras, at dapat siguro wala ng mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course, tama po kayo na kailangan yung nangungulekta ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makapuga na naman. Kung baka mainganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni Michael, gagayahin. No? So, kung gano'ng kabilis siya ni-reenact namin in 12 seconds eh. 12 seconds. Nakapasok agad mm-hmm. siya doon sa ilalim ng truck. So, marami pong babaguhin, pati mm-hmm. yung mga gwardiya. Haba siguro nagkakalat na nagkokolekta ng basura, may bantay na rin po. So opo. Yung sa bureau po kasi makaka-adjust naman po 'yan dahil siyempre may mga disciplinary action diyan. Na ano lang ako si bilanggo, ano hong privilege mo wala sa mga bilanggo niyan? Hindi naman wala pong mawawala. Tuloy po yung dalaw. Pero ngayon, higpitan ng konti. Dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yun. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito. We will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung dalaw naman po, tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala medyo ngayong walang dalaw. General, yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo, alam nyo naman, yung change oil ang tawag opo, natin. Opo. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta opo, sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, parte opo, ng rehabilitation opo, din opo, yun, opo, sir. At saka importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila, nakikita nila, lumalaki na nakikita rin sila. Malaking bagay yun, sir. Malaking bagay po. Part po yun ng reformation na Senator, huwag po kayong mag-alala. As soon as maayos na po namin itong problema na ito, we will inform you. Baka 1 week siguro, bigyan niyo po kaming 1 week para maibalik natin yung normal na bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako na lang, sir. Oh, ang dami namang walang dalaw dyan. Eh,
kamesas na kayo sa buwan, hindi ko malalaw eh. Eh, paano yan? Dinamay mo na lang ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, no? Paalala ko sila, sir. Wala ko ba nila sa akin? Hindi eh. Hira yung akatwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Kailangan mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Yanit po sila sa akin, man. Ha? Yanit po sila lahat sa akin, eh. Eh, galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5-8 po. Muna. Hindi, Sputnik din yata yun eh. Opo. At parang hindi ko, sir, dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa'yo, Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilang taong ka na ba dito? Walt pa lang po, sir. Ilan? Walt pa lang po. Eh, kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinuproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Tsaka sino ba yung... Sir, nga, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya? Di ba, harboring na fugitive criminal yon. Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, nung dumating po kami doon sa lugar, nag-iisa lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon. Ano po? Meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano, sir? Doon sa, ilang sa oras pa lang siya roon nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay? Yes, sir. Kumakain siya. So pinapasok siya? Siguro, sir. Kumakain, sir, ng... Dapat siguro maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pa maraisan. Kung saan ba man, kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos nun? Wala po, sir. Hindi naman pa ako nagtago sa pinsan ko, sir, eh. Baka makapasama po sana ko. Kukulap mo kasi ako ng mga oras na yun, eh. Magpapasama ka? Saan? Magpapasama ko eh. Magpapasama ka saan? Sa nanay ko. Para kung sumukot mo kaya ako ko. Ah, magsusuko ka na? Opo. Eh, hapag wala-wala mo kami. Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa'yo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Opo. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamuy tayo, pare. Natandaan mo yun. Kosa, ha? Oo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi ko alam siya eh. Eh? Ilang buwan ka na dito? Wala ka bang nadidinig sa mga pader? Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig? Nakwento-kwento sa pader? Wala po, sir. Hindi ka naniniwala? Naniniwala naman ko, sir. Kasi na may pinalalabas? Kasi mahiwaga ko yung binibig eh. Mahiwaga? Opo eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, oh. Oh, sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa'yo. Opo, sir. Naintindihan mo? Salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Padilla. Isang tanong na lang bago tayo magsitayo. At ulitin ko ulit, si meron lumabas na statement si General Katapang na tinurn over sa'yo, sa inyo, sa Bucor, ng Angono Police, si Michael. Gusto ko malaman kay Chief of Police, kailan ba tinurn over si Michael? Pagkatapos nung inquest o before the inquest? Pagkatapos po ng inquest po. So after one day? Yes, sir. August 17, sir. Mga around 4 o'clock na siguro, sir, nakarating kami rito. Sir. Pero may statement, General Katapang, can you validate this? May statement coming from your end na tinurn over sa Bucor si Michael on the night he was arrested. Ito ang totoo. Kasi in-inquest pa kinabukasan, di ba? Yes, sama yung nanay. So, yes, sir. May statement si General Katapang na on the night he was arrested. So, anong totoo rito, General? Mr. Chair, Your Honor,
Nung nalaman ko nga na nandun na sa Angono, I immediately wrote a letter asking them to turn over to us the PDL. But however, nangyari, ang actual turnover po nangyari, Your Honor, Mr. Chair, is 18 ng August, 5 p.m. ng hapon. Andito po sa report. Ang, so kinabukasan? Opo. Can the committee be furnished a copy of that report? Is that report coming from the police of Angono or Bucor? Bucor report po ito. Yung blow by blow na nangyari sa kanya. Can we be given a copy Your Honor, that will form part as Exhibit D for Bucor? Yes, Your Honor, we're submitting that. Records will show that General Katapang has turned over the report to the committee secretary. Maraming salamat. Kinlarify ko lang yon. Ang mangyayari po ngayon, ganito. Lalabas tayo, Michael. Sasamahan mo kami doon sa sinimulan mo naghahakot ka ng basura. Ituturo mo kung saan ka sumakay sa truck hanggang makalabas tayo ng gate. And the committee will appreciate all the narrative and incidents concerning the reenactment. Thereafter, the committee will suspend this hearing without the need for reconvening today. Until further notice, the committee will have another hearing in the premises of the Senate in the days ahead. We thank all the resource persons who joined us today. We thank Senator Padilla for gracing this occasion as well. Michael, tutuloy na tayo doon sa reenactment. This committee hearing is hereby suspended.